Hello, good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat, mga ka-diving, mga madam, mga sir. Vlogger is here now in Dubai Dry Dock. We are doing survey here again. So, panibagong umaga lang po, panibagong vlog number 2. 3 na? Yeah, yung number 2 hindi pa rin na-upload. Not uploading. So, maybe after 2 days, 3 days. Yeah, we'll see. Hindi pa nakakating. Right. Ayan, nandito po kami sa Dubai Dry Dock para ano, mag-survey uli. Ayan. Ayan, mga kaibigan. Mga sir. Mga madam. Here's our new friend. Hi. Ayan, medyo magulo pa at ano, nagsiset up pa kami. Ayan ang aming multibeam. Right. Vlogger is here again. Right. Ayan. Medyo malabo lang. Ayan, okay. So, ayan, daming ano, nire-repair na barko. Ayan, mga nire-repair na barko. May araw dun. Ayan. Okay, okay. Ayan, lalaki ng barkong ginagawa, oh. Alright. Okay, ayan. Hanggang dito na lang po muna. Mamaya na lang ulit. Kita-kita lang tayo. Bye-bye! So, yan po yung gagamitin namin. Side scan. Ayan. Ayan. Side scan. Yan ang gagamitin namin pang sorbe. Ituto namin yan sa likod. C-Max. C-Max, ayan. Yan po name niya. Parang torpedo. Okay. Alright. Sa ilalim tayo ng ano? Oil rig. Wow, lalaki oh. Atras. Mga kaibigan, oh, tingnan nyo, laki ng hélice. Grabe. Ilang barko yan, isa? Laki oh. Dito kami sa ilalim. Grabe. Ayan oh. Laki oh. Oil rig. Okay. See you later. Bye bye. So, balik na lang si Angela. So, sa ngayon dito lang ang may ano ko sa iyo, may bibigay kasi ito rin yung ginamit ng Nico. So ngayon, yung nasa buhayan yan, i-check natin ngayon. Kasi yung pinakagilid, sabi ko, lagyan nyo ng ano yun, yung end ng rock formation niya, ilagyan nyo ng anim na buoyan. So, okay. Ayan, tanong ko. Nabalito yung pinagsama natin sa ating iwan, ha? Oo, ito yung dead end ng bird number 10. Ito yun, oh. Oo, yan na yan. So, pali yan, nagsira mo lang ang 00. Thank you, sir. yung tinatawag namin magnetometer. Yun naman, kung may mga metal sa ilalim, madidetect niya. Pwede mong pinpoint. Kasi diver din kami dalawa eh. Right. Recreational lang. So, ang ginagawa namin, pag na-detect namin may kunwari, oh, chain na nakalubog, na mga
anchor chain. Kasi matagal na hindi na mabalayo kung nandun pa o wala. Okay. Pag na-detect namin, may high anomalies. Okay. Hindi minamarkahan namin ng boya, tapos bababay namin, check talaga. Kasi meron kami gamit na... Magnetometer. Finger natin maliit, yung gun, para matin, parang... Portable na ano, yun. Yun ang ginagamit din namin pag nagde-detect sa ilalim ng ano. Cable tracker. Cable tracker ang tawag namin doon. Yes. Kung live wire yun, pero hindi naman, magnetometer lang pwede na yun. Hmm. Pero hindi bibigay sa exact position talaga kung ano itsura yung nandun. Kasi kung bigla na lang may anomaly, suspect time. Kumbaga suspected ano lang yun, obstruction or cable sa ilalim. Kaya ngayon, ipaliwanag ko sa inyo. Kaya ito, yung target nyo. Kaya ito kaya nag-require ng diver. Supposed to be. Nag-expect kasi sila, yung kabilang kumpanya na meron silang special instrument. Hindi na pinaliwanag na wala sila nito. So ito yung problem ngayon. So ngayon talaga, ito kasi hindi pa ito napaglagyan ng rig. So ang pinaka-importante kasi dito talaga, paano natin yung galing sa breakwater. Kailangan. Iyon ang kagandahan ng multi-beam set. Kung tumatko tayo sa gilid na to, pati yung, kunwari ito yung top ng breakwater nyo, okay. Yung slope nyo. Okay. Kuha yan. Ito yung water level. Yeah. Pag dumaan ang bangka natin dito, madidetect niya yan. Kasi ang beam niyan, marami. Okay. Mm. 200, kung baga ito ay one beam lang, yan 240 beam. So may 240 beam tayo na kaganyan. So pati yung gilid na kung sorry, Manera, I will explain to you later. Because it will be easier for us if we will use our own language. But tomorrow you start, better you start learning. Yes, yes. So yun ang kagandaan, no? Saka ito. Okay. Isa halos, kasi ito spread din ito eh. So maganda yan, yung yan. Tapos isa pa sa inaha, kasi nga pagka rock formation kasi, hindi ibig sabihin na porket end of rock formation, Meron kasing mga naglalaglagan, minsan is scattered. So, yun, maano natin yan. Okay. Kuha lang yan. Tapos, ang pinaka-importante sa kanila rito na habol-habol nila, kasi nung nakaraan, sabihin na natin dito yung seaward. Nagkaroon sila ng record dito na 45 feet sa labas. Tapos dito, 38 feet. So, isa yun sa dahilan ka, isa rin kaya nireject nila. So, sa tingin ko, naghahabol sila, nakang 45 ito, gusto rin nila dito, 45. Para pagka nag-pin down sila, mapantay. Level. Yan ang ano. So, hindi namin kayo anuhin kung anong discounting gagawin nyo, pero kasama nyo kami pag nagtatrabaho. May pagkain ba kaya? Meron lang kaming dala, pero kung bibigyan nyo kami, mag-order tayo kasama ko, boss ko. Ayun naman pala eh, mag-aisyan. Kain naman natangin ng KFC, diba? Wala naman. Sige lang. Ito naman ang sunod dati problema. Actually sir, bago ko nga sardinas eh. Control point na tinatawag. Ano yung GPS? Okay. Kasi siya yung GPS namin, isi-set up yun sa control point nyo. Siya yung magka-transmit ng exactong location natin. Relative dun sa position. Kasi dito, kung ano... So kami ang magbibigay kung saan yung... Kasi dito, ano yun na lang natin ito. Dahil kung hindi masasayang yung oras natin ngayon. Ito na lang ang gawin natin, pinakaano natin. So, from here, 35 meters. Hindi, ang ibig sabihin, sir, yung control point, ayos. Yung nag-send ng exact location natin. Kumbaga, para sa satellite, di ba, itong satellite namin. Pag hindi namin inon yan, yung GPS namin na magiging correct. Parang correction yan eh. Okay, ayos. Kasi, by GPS na... Yan, dito tayo. Meron pa tayo ang ano ngayon. Lagi di sir. Sa opisina para mag-set induction.
Right. Hello, sir. Yes. Okay lang ba, sir? Eh, hello, mga sir. Punta kami sa opisina para pa yung checking back sir. Okay, thank you, thank you. See you later. I'm back. Ngayon, ano, nagsasablasting. One week. Sablasting. Tapos na kami mag-checking action. Balik na kami sa aming bangka. Yeah, para i-prepare yung aming pang-sundi. Ay, all rig. Nagsasara po muna mga kaibigan. Alright. Mamaya na lang ulit mga sir. Ma'am. Thank you. 1,000 grams, pasti